Ayan mga ka-vlogs, good morning sa inyong lahat, ayan. Ngayon po, gagawa po tayo ng liquid dishwashing soap sa mga misis, sa mga mister na gustong magkaroon ng inyong sariling negosyo. Swak na budget lang ang kailangan, maliit na kapital lamang. And ito na po yun, gagawa po tayo ng ating homemade dishwashing liquid. Ayan po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng homemade dishwashing liquid po. Ayan, mga kailanganin po natin, ayan, kailangan po natin ng gloves para hindi po makontaminate po ang ating produkto. Ayan, meron din tayong stirrer. Kung kailangan nyo ng stirrer guys, gumamit lang po kayo ng plastics or kahit anong bagay na matigas na plastic lang, wag yung metal para hindi po makontaminate ang ating products po. Kasi sensitive po ang ating products dahil para po ito sa paghuhugas ng ating pinggan. Ayan po. So, kailangan din natin ng isang balde. Ayan. Kailangan natin ng balde. Ayan. Kahit anong klaseng balde lang po, mas maganda kung puti po yung balde natin para makikita po natin yung ating resulta kung okay ba. Ayan, isa po sa ating ingredients dito ay meron po tayong foam booster, meron din po tayong EDTA, meron po tayong EDTA. Ayan, meron din tayong antibacterial. Meron din tayong coloring. Ang coloring po natin guys, magdepende po sa gusto nating scent. Kung lemon po ang scent natin, ang coloring po natin is color yellow. And kung calamansi naman po yung scent natin, color green naman po ang ating coloring. So dapat makatugma. Yan, so dahil gusto ko yung calamansi scent yung pinili ko, ayan, kaya kulay green. And meron din po tayong scent, ayan, ito pong ating scent, calamansi scent. Meron din tayong degreaser, ayan, degreaser po yan. Meron din po tayong SLEs or surfactant, ayan po. Meron din po tayong salt. Ito po yung huli nating i-mix para sa ating liquid dishwashing soap. Ayan. Ayan, ang kailangan lang po natin is isang 12 na litrong tubig. Ayan. Nagre-ready na po ako ng isang nagre-ready ko na po ang aking tubig. Ayan. So, ready na po ang ating tubig. Ayan. And before po natin to i-mix, kailangan po muna natin magsuot ng ating personal preventive equipment para hindi po ma-contaminate ang ating products. Ayan. Magsuot po tayo ng gloves para hindi po siya makontaminate. Kahit anong klaseng gloves lang,
Depende sa type nyo. Ayan. Magsuot po tayo ng gloves. And magsuot din tayo ng mask para hindi makontaminate ang ating products. Ayan po. Magsuot po tayo ng mask for our personal protection. Ayan. Magsusuot po tayo ng mask para safety. Ayan. Ayan, meron naman po tayong ano dito, formulation para sundin natin. Ayan. First, ang ilalagay po natin ay ang ating surfactant muna. So, kailangan isi-stir po natin ang surfactant until it will dissolve. Ayan. So, dapat tagalan po natin ang pag-stir nito until ma-dissolve po ang ating surfactant or SLEs. Ayan. So, simula na po natin. Ayan guys. Kailangan lang po natin dito is 12 liters na tubig. Yan. I-dissolve na po natin ang ating surfactant. Yan. Tapos i-stir po natin siya until ma-dissolve siya. Ayan. I-stir po natin siya. Ayan po, i-stir po natin siya. Ayan. I-stir lang po natin siya ng maigi until ma-dissolve po ang ating surfactant. Ito po yung ating first steps. Stir, stir lang. Kutaw, kutaw lang. Ayan. Kutawin lang natin until ma-dissolve po siya. Ayan. Ayan guys, saka na po natin ipa-follow yung other ingredients sa paglagay until ma-dissolve na po ang ating surfactant. Ayan po, stir, stir lang. Stir lang tayo. Ayan. Stir lang natin until ma-dissolve po siya. Ayan po, dissolved na po ang ating surfactant. Kaya simulan na natin ilunod ang ating first. Ilunod po muna natin ang ating ano, second step is kailangan natin ilunod ang ating colorant until it reach the desired color. Ayan. Ayan. Ating colorant until it reach the desired color. Yan po, ating colorant. Dalang ating scent po is calamansi, kaya kulay green po ang ating colorant. Ayan. Yan. Inubos ko na lang yung ating colorant dahil ito po yung prescribe ano po niya. Formulation, ayan. Ayan. Unti-unti nang naging kulay green. Ayan. Kung nakikita nyo, nagiging green na po siya. Ayan. Nagiging green na po ang ating kulay. Ang kulay ng ating formulation. Ayan. So, next steps is, ano? Add first the degreaser and stir for 1 minute.
Ayan. Degreaser. So, ayan. I-add po natin to ang ating degreaser. Ayan. And let's stir for 1 minute. Ayan. So, let's start for 8:54 and ayan, i-add po natin ang ating degreaser. Ayan, pag nag-stir po tayo guys, huwag nyo natin ibuhos lahat. Unti-unti lang. Slowly para ma-dissolve siya ng maayos. Ayan. And ma-mix po siya ng maayos. Ayan. So, tapos na ating degreaser. Let's start at 8:55. Ayan. Start at 8:54. Mag-i-end po siya ng 8:55. Ayan po. Stir po natin siya at 1 minute. Ayan. Stir. Ayan. Stir lang po natin siya. Ayan. Tapos ng ating 1 minute. Ayan. Next is ang ating foam booster. Ayan. I-add na po natin ang ating foam booster. Ayan. Pag nag-stir din po tayo sa ating foam booster, huwag natin ilahat. Unti-unti lang para maayos yung pagka-mix ng ating foam booster. Ayan. Ayan. Unti lang natin siyang halo-haloin. Ayan. Halo-halo. And start at 1 minute din. Ayan. Ayan. Ubusin po natin. Ayan. Malapit na po siya. Ayan. Ayan, tapos na tayo sa ating foam booster. Ayan, halo-haloin muna natin until ma-mix po siya ng maayos. Ayan. Tender lang po ang paghalo, gentle lang para ano. Ayan. May mga bula. Patayin natin mga bula. Ayan. Ayan. Para clear po siya. Ayan. Nalapit na tayong matapos. And pagkatapos ng ating foam booster, put the EDTA. Ayan. Nilalagay naman natin yung ating EDTA. Ayan. Ayan, tapos halo-halo naman. Ayan. Eh, halo-halo lang po natin siya. Actually guys, yung iba dito is yung foam booster tsaka yung degreaser ay iuuna mo muna yung first half. Isusunod tsaka na isusunod yung another half. Pero sa akin, nilagay ko na lahat pero unti-unti. Para matunaw natin siya ng maayos. And ma-mix po siya ng maayos. Ayan. Ayan, mix lang natin ng maayos. Halo-halo. Ayan.
And pagkatapos naman ang ating salt or at ng ating sodium chloride. Ayan. Ito po guys yung isa sa mga thickener or nagpapalapot. Tandaan nyo lang pag nilalagay nyo po ito, pag caster nyo po, may mararamdaman po kayong kakaiba. Kasi nga, nag-ano po siya, nag-thick. Parang medyo mahirapan na kayo sa ano, sa pag-stir kasi nga, nag-thick na po siya. Yan. Medyo matigas na po siya haluin. Mararamdaman nyo pag nilagay nyo na itong sodium chloride. Kasi pinapalapot niya po ang ating formula. Ayan. Ayan, malapit na tayong matapos. Ayan, halu-haluin lang natin. Until mag-ano po siya, mag-stick. Ayan, unti-unti nyo pong mararamdaman na nahihirapan na kayo sa paghalo kasi nag-sticky na po siya. Ayan, dahil sobrang concentrated po nito. Ayan guys, madali lang po itong gawin and hindi po talaga magsisisi ang bibili nito dahil sobrang concentrated nito. Makakasave po talaga kayo. Ayan. Ayan, nararamdaman ko na po na medyo matigas na po siyang haluin dahil nag-sticky na po siya dahil sa ating sodium chloride. Ayan po. Ayan. May marami po siyang bula, kaya lagyan natin ng alcohol para patay ng ating bula. Yan. Malapit na tayong matapos. Kaya guys, huwag nyo kalimutan talaga magsuot ng PPE para sa safety na sarili natin and sa ating products na hindi po siya ma-contaminated. Kasi dapat malinis to guys. Yan. Lapit na tayong matapos. Ay, may. Hindi pa tayo tapos ha. Ayan, nag-sticky na pong ating liquid dishwashing. And now ilalagay na natin ang ating scent or pabango. Ayan, dahil calamansi po ang scent natin, kaya kulay green. Ayan, lalagay na po natin ang ating scent. Ayan, halo-halo lang natin. Calamansi nga. Tapos lalagay na natin ang ating calamansi scent. Ayan, stir lang ng mabuti. Ayan, stir lang ng stir. Ayan, ayan. Stir, stir, stir. Ayan. Stir lang tayo ng stir. Yan, bugsay, bugsay lang tayo, bugsay. Ayan mga Mrs. and Mr., mga ate, kuya, kung gusto nyong magnegosyo ng swak sa budget lang, madali lang, no need to cook na, and ang gagawin mo lang ay magtimpla lang. Simpleng-simple lang, magtimpla lang, ayan. Try po natin ang ating liquid dishwashing. Ayan, madali lang po ito gawin guys. Isa lang po masasabi ko talaga, try nyo talaga to. And guys, before po tayo matapos ating ating tutorial, don't forget to click the like button, click the subscribe button, and the notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. Ayan. Sa mga
gusto talaga magnegosyo nito yung ingredients saka ano formulation nito. Ilalagay ko sa description para malaman nyo, makita nyo kung ano talagang actually guys, hindi mahirap ang bumili ng ano nito, ingredients, kasi sa mga online shopping po, pwede nyo po itong mabibili ng set na, yung isang set na talaga, yung tulad ng ginawa ko, yung magtitimpla ka lang talaga, ayan. Yan, kutaw-kutaw lang. Ayan. And lastly, dahil po mahalaga sa ating kalusugan ang ating ginawa, kaya meron po tayong antibac. Antibacterial po siya para pangpatay po siya sa germs and bacteria and viruses. Ayan po, meron po tayong panghuling ilalagay ang ating antibacterial or antibac. Ayan. Ilalagay po natin ang ating antibac. Ayan, para walang makakapasok na microbio or bacteria. Ayan. Lalo na sa panahon ngayon, dapat maingat tayo, dapat ano tayo. Ayan. Ayan po, ayan. Sticky na po ang ating. Ayan. Pero hindi po natin to ipapak kagad guys. Hindi po natin to ibabattle kagad. Kasi kailangan pa po niyang mag-heal or mag-cure until 12 hours. So bukas pwede na to. Kaya ililib po muna natin siya dahil marami po siyang baboy. Kailangan takpan po natin siya ng maayos para hindi po siya makontaminate. And we will leave this at within 24 hours. I mean 12 hours bago po natin siya ibabattle. Ayan. Continue muna natin ang ating pag-stir. Ayan. Ayan. Guys, nakikita nyo po guys, after nyo gawin ang pagtunaw-tunaw dito, pagtimpla dito, magandang tingnan po siya talaga. Ayan. Ayan. Continue po tayo sa pag-stir para mahalo natin ng maayos. Ayan guys, mapapansin nyo guys, ano, medyo matigas na po siya or mahirap na po siya i-stir. Kasi nga po, ano, nag-sticky na po siya. Ayan. Sticky na po siya, ayan. Ayan. Guys, isa lang masasabi ko talaga sa inyo, pagsikapan yung matutong gumawa ng ganito at chak ano po talaga siya. Papatok po talaga siya. Ayan. Ayan, kailangan din po natin ng ating pit bottles para lagyan ng ating liquid dishwashing soap. Pero bukas na po natin to gagawin yung pagbabattle natin dahil ililid pa natin po siya ng until 12 hours. Yan, halo-halo pa rin ako dito para. Yan, halo-halo lang tayo guys. Ayan po. Super sticky po niya. Ayan. Super sticky po niya. Ayan. Malapit-lapit na tayong matapos. Ayan.
halo nang halo, ayan. Yan, tapos na. Tapos na nating haluin ang ating liquid. Yan. Ayan guys. Yan, takpan na po natin para hindi po siya makontaminate. Ayan. Lagyan po natin ng alcohol ang ating takip, para wala po talaga siyang bakterya. Yan. Ayan muna. Yan guys. Yan guys. Sulit po talaga. Ayan, tingnan nyo. Tapos na ang ating liquid dishwashing. Ayan. Kaya takpan mo muna natin siya. Lagyan mo natin ng alcohol ang ating takip para walang makakapasok na bakterya. Iwas, iwas po siya. Ayan. So yun, tapos ng ating liquid dishwashing yan. Pwede na kayong magnegosyo niyan, magsimula na kayo, sipag-sipag lang. Ayan. So mag-antay muna tayo ng 12 hours until natin mababattle to. Ayan. Yo, ayan guys. Ito na natin. Ibabatin na natin ang ating ibabatin na natin ang ating liquid dishwashing soap. Ayan, gamit po tayo na funnel and with a beaker. Ayan, so let's start. Ayan, stir muna natin ulit. Ayan. Ayan natin sa pagbabat. Ayan. Ini ada yang kuanap, pasang tangan lain.
Ano nga pala ba? Sian David. Sian David. Nag-mix ng ano, dishwashing liquid. Wow! Ayaw lang. Sakto na siya. Patay mo ako ato. Ang uban. So ayan guys, tapos na nating i-battle ang ating liquid dishwashing. Ayan. Ayan. Tapos na natin i-battle ang ating liquid dishwashing. Ayan. Tingnan nyo po. Sa 12 na liters na tubig na nilagay natin, nagiging 14 siya. 14 liters. Ayan. Ayan guys. Tapos na tayo sa ating liquid dishwashing soap. Ayan. And pwede na natin itong ibenta. Ayan, malaking ano na to sa ating negosyo. Malaking tulong na to sa ating pang-araw-araw na gastusin guys. Ayan, madali lang gawin. Huwag nyong palampasin na tingnan ang aking tutorial kung paano gumawa ng liquid dishwashing soap, para kayo ay matuto, and I hope na mag-enjoy kayo. God bless and